Come let us see to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. So sing, for we are God's people, for He has shown us His ways. He gathers us to His table to partake of His grace. Come, let us sing to every nation, great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. Great is our God and King. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Welcome to our Pilgrim's Mass, and we gather as children of God, united in the love and mercy of Jesus of Nazareth, our Lord and Savior. We also ask the Blessed Mother, it's her day, Saturday, to accompany us, to help us, so that we may be blessed like her. To prepare ourselves to celebrate the sacred mystery, let us call to mind our sins and beg the Lord's mercy. Lord Jesus, you are the way to the Father's kingdom. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ Jesus, you are the truth that will set us free. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, you are our life and our resurrection. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to everlasting life. Amen. Let us pray. Almighty ever-living God, who in the abundance of your kindness surpass the merits and the desires of those who entreat you, pour out your mercy upon us to pardon what conscience dreads and to give what prayer does not dare to ask. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Brothers and sisters, Scripture confined all things under the power of sin, that through faith in Jesus Christ the promise might be given to those who believe. Before faith came, we were held in custody under law. Consequently, the law was our discipline organ for Christ, that we might be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer under the disciplinarian. For through faith, you are all children of God in Christ Jesus. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free person. There is not male and female, for you are all one in Christ Jesus. And if you belong to Christ, then you are Abraham's descendants, heirs according to the promise. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord remembers His covenant forever. The Lord remembers His covenant forever. Sing to Him, sing His praise. Proclaim all His wondrous deeds. Glory in His holy name. Rejoice, O hearts that seek the Lord. The Lord remembers His covenant forever.
look to the Lord in His strength, seek to serve Him constantly. Recall the wondrous deeds that He has wrought, His portents, and the judgment He has uttered. The Lord remembers His covenant forever. You, descendants of Abraham, His servants, sons of Jacob, His chosen ones, He, the Lord, is our God. Throughout the earth, His judgments prevail. The Lord remembers His covenant forever. Please all stand. Alleluia, 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 Alleluia. Blessed are those who hear the word of God and observe it. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. While Jesus was speaking, a woman from the crowd called out and said to him, "Blessed is the womb that carried you and the breast at which you nursed." He replied, "Rather, blessed are those who hear the word of God and observe it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Welcome po sa Quiapo at tayong lahat ay tinipon ng Diyos sapagkat tayo mahal ng Diyos. Pinagdarasal din natin po ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa mga may sakit. And this Mass is also dedicated for our international devotees, especially the families of our OFWs who have already been born and raised in other countries. That's why we have our English Mass here at Quiapo to also reach out to other peoples because we want more people to know and love our Lord Jesus Christ, ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya't bigyan natin siya ng parangal at palakpak at pasasalamat. Napakaganda ng sinabi ni San Pablo sa unang pagbasa, we belong to Christ. Tayo ay kay Kristo. Kaya nga't narito kayo ngayon po, galing pa sa mga malalayong lugar, maraming mga kadahilanan, ngunit isa ang nagbubuklod sa atin, ang ating pagmamahal, pagtitiwala at pag-asa sa mahal na poong Jesus Nazareno. We belong to Christ. Sabihin nga po natin yon, we belong to Christ. Tayo ay kay Kristo. Ngunit ano nga bang ibig sabihin na tayo ay kay Kristo? Madaling sabihin, yung iba nga sa inyo, nag-aatubili pang sabihin, tayo ay kay Kristo. Yung iba nga, bumubulong lang. Pero pag nasa concert kayo, makasigaw kayo. Makapunta kayo sa rally, lalo na pag may paayuda, ang lakas ng palakpak, ang lakas ng sigaw. Pag nagumpisa na ang kampanya,
makikita na kayo. Doon tayo. Baka nga si Father, makita nyo pa. Pag may parada ng artista, makikipagsigawan. Pero, para ba kay Kristo? Para ba sa Nazareno? Ganun din karubdob ang ating pagmamahal, ang ating sigasig. Tayo ay kay Kristo. We belong to Christ. But what does it mean to belong to Christ? In the gospel, somebody said, "Blessed is the womb that carried you." Mapalad ang nagluwal sa iyo. Sa wika siguro natin ngayon sabihin, ang swerte naman ng nanay mo. Yun ang sabi kay Jesus sa Sareno. Bilang minsan po, naalala ko nung buhay pa ho ang aking ina, kapag kami may pagtitipon o kapag kasama ko siya, sasabihin ng mga iba, ang swerte nyo naman po, may anak kayong pare. Lalo na yung iba, gusto magkaanak ng pare, pero hindi pinalad. Sabi, lagi ko pong dinadasal yung anak ko, pero hindi po nagpare. Kaya pag nakita nila yung mami ko, sabihin niya, ang swerte nyo naman po, mapalad po kayo. O siguro iba sa inyo, sabihin nyo, ang swerte mo naman, may anak kang engineer, may anak kang doktor, may anak kang nasa abroad. Pero nung sabi ng Panginoon, ang kapalaran ni Maria ay hindi lang dahil sa'y nanay niya. Sabi nga ng Panginoon, "Blessed are those who hear the word of God and observe it." Higit na mapalad ang mga nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Yun daw po ang kaluwalhatian ng mahal na Birheng Maria. Hindi lang dahil nanay siya ni Jesus Nazareno, kung hindi siya'y alagad, tagasunod, tagatupad ng kalooban ng Diyos. Yun daw ang tunay na pinagpala. And it's a good reminder for us, lahat tayo rito gustong pagpalain ng Diyos. Ang gustong pagpalain ng Diyos, pumalakpak ng mas malakas. At paano tayo pagpapalain ng Diyos? Paano tayo paghihimalaan ng Diyos? Minsan nakala natin, basta magsisimba ako lagi, magnonobena ako lagi, magdadasal ako lagi, pupunta ako lagi sa Quiapo, maglalakad ako ng paluhod, magpapamisa ako. Pero ang sabi ng Panginoon, ang tunay na pinagpala ay yung nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Dahil kahit po lagi tayo nagsisimba, kung hindi rin tayo nakikinig sa salita ng Diyos at iba yung buhay natin paglabas ng simbahan, we really do not belong to Christ. Kung dito, napakamaamo, napakabulaklak, napakatamis ng ating mga salita, pero pagdating sa opisina, pagdating sa bahay, ang pait-pait naman ng mga salita natin, ang talas-talas na ng dila natin, hindi tayo tunay na kabilang kay Kristo. Hindi tayo tunay na pagpapalain ng Diyos. That's why the first grace we pray, dear sisters and brothers, makinig. Makinig at tunay na tumupad. Ngunit alam nyo, mga kapatid, meron tayong bagong krisis. Hindi lang krisis ng pagsunod sa Diyos. Opo, marami, aminin natin, marami na rin ang hindi sumusunod sa Diyos. Marami yung sabihing, Katoliko ako, pero okay lang pumatay. Patayin na lang yung mga kriminal na yan. Katoliko ako, deboto ako, pero sige na lang, lahat naman nagnanakaw eh. Lahat naman nagsisinungaling eh.
Nagnonobena ako. Sige na. Okay lang yung magpalaglag. Okay lang yung magkipaghiwalay ka. Sumama, kisama ka kung sino gusto mo. Kahit papalit-palit. Meron tayong krisis ng pagsunod. Pero alam niyo po, ang pinagmumulan din daw ng krisis ng pagsunod, a lot of people right now perhaps are called disobedient, not because they are truly bad, but because they simply do not know. At yun po ang nakakabagabag, nakakatakot. Marami na raw po ang nagkakamali dahil marami na rin ang hindi nila inaakala mali na yung ginagawa nila. Kahapon po, sabi ko sa pagnangilay, napapagpalit na ng mga tao yung mabuti at masama, yung tama at mali. Bakit napapagpalit? May mga taong nananadya, ipinagpapalit yung dalawa. Halimbawa, yung mga sinungaling, tinatawag na masama, yung nagsasabi ng totoo. Yung mga hindi naman tapat, minamasama yung mga tapat. Pero ang mas nakakatakot, mga kapatid, yung mga napapaniwala, hindi na nila nalalaman. Kaya pala napapagpalit ang tama at mali kasi hindi na sila natuturuan kung ano ang tama at mali. Bibigyan ko po kayo ng isang magandang halimbawa na simpleng-simple lang. Ilang beses po ako pag nag-iikot sa simbahan, nakikita ko yung iba kumakain at umiinom na parang nanonood lang sa sinihan. Noong una po aaminin ko sa inyo, nagagalit ako. Pero kapag tinutuklas ko at tinitignan ko, dumadami yung hindi lang nila alam. Mali pala yun. Mali pala yung kumakain sa loob ng simbahan. Mali pala yung painom-inom ka na para ka lang nanonood sa palabas. At minsan, hindi ko na sila masisi dahil lumaki silang, hindi nila alam, mali pala yun. Nalulungkot po ako minsan kapag ako ilalabas dyan sa mga plaza natin at makikita natin yung mga bata kay lulutong magmura at makipagsuntukan. Nung una, aaminin ko po sa inyo, sabihin ko, parang kay sasalbahe naman ng mga batang to. Pero ngayon, pilit ko silang inuunawa. Bisin sana'y lumalaki sila. Siguro ang nakikita nila sa mga matatanda at naririnig nila, ganun din. Masisisi po ba natin sila? Hindi. Dahil hindi nila naririnig, hindi nila nakikita, at hindi sila nagagabayan. Siguro nga yung iba, nakakagawa na ng mali, nagiging biktima na rin ng karahasan. Siguro nga iba, kay dali na lang pumatay. Para lang sa galit, nag-away lang sa trapiko, nagasgasan lang yung sasakyan, natulak lang yung anak, di kaya dumadami na yung ganito, hindi na nila naririnig. At baka kaya hindi nila naririnig dahil kakaunti na lang ang nagsasalita. At tayo po ngayon, tayo ang tinatawag magsalita. Baka lang pinapagalitan natin sila, kinasusuklaman natin sila, hinuhusgahan natin sila, pero sana tayo rin po makatulong upang mas marami ang magabayan. Deboto daw po tayo. Kung tunay tayong deboto, tumulong tayo ipakilala, ipalaganap, ipaalam ang mga turo ni Jesus Nazareno. Simula sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, sa
sa inyong kapitbahay, sa inyong mga kamag-anak. Pero mahihirapan po kayong magsalita at magturo kung hindi rin po kayo makikinig. Mahihirapan po kayong maggabay kung hindi rin po kayo nagpapagabay sa Diyos. Kaya nga't ang mahal na Birheng Maria, kayang-kaya niya tayong turuan, gabayan, tulungan sumunod sa kalooban ng Diyos. She was the first to obey and listen to the will of God. Kaya sa misang ito, ito po yung ipagdasal natin. Hindi kaya ngayon sa ating lipunan, minsan aminin natin nakakalungkot. Ba't ang dami-daming napapaniwala ng mga sinungaling? Bakit ang dami-daming sumusunod sa mga tiwali? Bakit ang dami-daming nabubulag pag binibigyan na lang ng pera? Huwag natin ipagbili na ang boto natin uli. Huwag na tayong paloko uli sa mga nangangako sa atin. Pero minsan, di natin masisi dahil yung dapat nagsasalita, yung dapat sanang gumagabay, tahimik din. Wala rin pakialam. Kung tayo'y tunay na kay Jesus sa Sareno, if we truly belong to Christ, our first duty is to listen and to obey the will of God. But our next duty is to proclaim, to make known the goodness of the Lord so that more and more people may also listen and obey the Lord. As we continue this Mass, let us pray for one another that we may truly belong to the Lord, we may truly be blessed by the Lord, we may truly listen and obey the Lord. Please all stand. Inspired by Mary's faith and courage, we bring our needs before God the Father and say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That under the patronage of Mary, the leaders of the Church may bring God's people closer to Christ by their preaching and example. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That like Mary, we may welcome the Word of God into our hearts and respond to it with generosity. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That following the example of Mary, mothers may make their homes dwelling places of love and holiness. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That God may look with compassion on the sick with the help of Mary. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the dead may enjoy eternal happiness in the company of Mary and the saints. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. In silence, we pray for our other personal intentions. Heavenly Father, you chose Mary to be the mother of your Son. Help us through her intercession that we may treasure the memory of your Son's death and resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. We gather today in your house
we kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this saving cup, and feel your presence, O Lord. As we offer this bread, and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus, feed us now, give us life. Send as your Spirit, the source of our lives, and together we'll serve you with love. Please all stand. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Accept, O Lord, we pray, the sacrifices instituted by your commands and through the sacred mysteries which we celebrate with dutiful service. Graciously complete the sanctifying work by which you are pleased to redeem us. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord, His death we celebrate in love, His resurrection we confess with living faith, His coming in glory we await with unwavering hope. And so with all the angels and saints we praise you, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please all kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Please all stand. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world,
bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Jose our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, our most chaste spouse, and all the apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. We belong to Christ because we are all children of God. Let us now pray to our Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days. By the help of your mercy, we may always be free from sin, safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, and now you're saying it to all of us, peace I leave you, my peace I give you. Lord, do not look on our sins, but look on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be always with you. And with your spirit. Let us offer each other Christ's peace. Peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Please all kneel. Behold Jesus Christ, the obedient Son of the Father, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord, I will proclaim that you are my God, the God of mercy
and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Guide me each day to learn how to love. I am your servant, and you are my King. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakibalang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Please all stand. Let us pray. Grant us, Almighty God, that we may be refreshed and nourished by the sacrament which we have received, so as to be transformed into what we consume. Through Christ our Lord. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga nag-serve sa ating misa. At sa inyong pong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, yung mga kumukuha po ng medalyon at yung imahe, ito po ay pantutulong natin para maayos po natin ang kuryente ng simbahan para maging ligtas po ang ating simbahan. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, adelata,
at iba pang pangayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At gaya ng ginagawa natin tuwing Pilgrim's Mass, alam ko po, marami sa inyo ang nagsimba dahil birthday o wedding anniversary o nasagot na po yung inyong dasal, nakapasa na sa exam, sa board, nakuha na yung visa, mag-a-abroad na. Kaya malugod ko pong gusto kayong makita at mabasbasan. Kaya mamaya pagbaba ko po, lumapit, wag ko kayong mahiya, lumapit kayo. Kung galing kayo sa malayong lugar, sabihin nyo po sa akin, galing kayong Mindanao, Visayas o sa Norte, para kayo po'y mabasbasan. This is our Pilgrim's Mass and this is a moment we could say we belong to Christ, tayo ay kay Kristo at tayo lalong pagpalain at kung may mga dinadasal pa rin, sama-sama tayo magdasal para sa inyong mga intensyon, lalo na sa ikagagaling na mga may sakit at iba pang pangangailangan. Tulong-tulong tayo dahil tayo ay kay Kristo. Ngunit tandaan natin, ang tunay na kay Kristo, ang tunay na pinagpala, yung nakikinig at sumusunod sa Diyos. Blessed are those who listen and obey the will of God. Blessed also are those who proclaim and let others know the will of God. The Lord be with you. And with your spirit. Blessed are you, O God, Father of our Lord Jesus Christ. You have given us your only Son to be our way to you. Make us follow him generously, faithfully, and lovingly. Merciful Jesus of Nazareth, you revealed God's grace and unconditional love for us at the cross. You set your church in this world from which true light would shine for all to see. Grant that we who enter this shrine may walk in your ways as disciples of justice, peace, mercy, and hope. We offer our prayers for the sick, the oppressed, the youth, and those in need most of your mercy. Hear our humble petitions. Bless these religious articles that we may be fervent in prayer and charity. As we continue our journey here on earth, may we set our hearts on heaven, our true home and reward, where you live and reign forever and ever. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Binibintumo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati
alive.